around at Attorney Mark Tolentino. Attorney Mark, good morning. Ay, buntag ka sa Maramil. Uga itong mga suking tigpaminaw sa RMN DXP si Butuan. Ura mag, ikaw na lawyer siguro ni Attorney Larry Gadon, Attorney? No? Isa ta siya ang spokesman kayo. Okay. Tasta niya na, of course, sa mga issues siya, ako ipasulti niya kayo. Kining yung disbarment ba, Attorney? Unsa man gyay hinungdan ani? Katong issue, katong gidepensahan niya si BBM, o ito yung problema kay, na, kay, katong isa ka media man, nasutig mga fake na mga statement, kay kanina media man, is a part of a foreign organization. Okay. So, iyang, gito ba, yun na, well, parang ito sa politika ba, politay ba na, sutig fake news ng isa, ayan, gito ba, sa through social, through video, pero video, wala to niya gi-post sa Facebook, iya itong gisend sa iya mga friends. Okay. Manatiya lang siya na nikalat sa itong siya kaasa ng mga social media. But actually, gisend na ito niya sa iya mga friends through Messenger, through Viber, through Telegram, or WhatsApp. So, dili siya ga-post? Dili siya nag-post, dili. So, ganun na-disbar man siya nga private message man ito supposedly? Muna itong ikatinga din, ganun na-issue. And ang iya disbarment pag yun, wala pag formal complaint. Okay. Kaya itong si Reza Robles, ito yung ito ba? Reza Robles. Reza Robles. Walay complaint na gifile sa Supreme Court. It's just a simple letter. Letter to siya sa Foreign Correspondence Organization of the Philippines. Kaling Foreign Correspondence Organization of the Philippines, morang mga media man na morang sila contributor sa mga foreign media. Okay. Wires, so, no? So, technically, so, di ni sila mga Filipino ni sila, but contributor sila sa mga foreign media. So I believe sige gisakyan sa foreign media, imo sila letter dito sa Supreme Court. Man iya mong ibon na to bag but mo na gina na part politics ani kay katong panahon mo to election god mo na dapat gi exempt siya sa Supreme Court in the very first place. Panahon sa election, panahon gina na yung mga issue. Kung ikaduha, ang kanimagong disbarment proceeding absolutely confidential. Okay. Confidential din siya at the same time private, di dapat i-publish. Okay. Nalayo sa exceptional na kasama Ramil kung final na ang order sa Supreme Court. Okay. like any other decisions. So in this case, panahon sa suspension gi-publish na. Di lang gi-publish, nadawat niya ang suspension order 5 months after the publication. So, na-suspend siya January of 2022. Pero, nadawat niya ang order of the suspension May of 2022 after election na. Nadawat niya ang suspension. Dugay man ang nagawa. So, mawagin na atong katingadaan, human nga nung na-publish sa newspaper or sa mga social media na dapat confidential ni. Okay. Man 5 months na niya nadawat, so kung imong pintahon, kung May of 2022 until today, more than 1 year na siya suspended. Uy. Pag more than 1 year na suspended bago ka sa Maramil, it is grave offense na siya, grave penalty na siya. So, I think may violation na sa due process. Man ikaduha, dapat gani magong disbarment proceeding irrelevant magul siya ang trabaho karon kay as long as you have the trust and confidence atong presidente, you can be a secretary of the or member of the cabinet. In fact, kahit high school graduate ka, elementary graduate, as long as na pagsalig sa imong presidente, pwede ka mahimog cabinet member. So irrelevant na disbarment kay in the very first place ang epekto sa disbarment di lang kaka-practice sa balaod, di ka ka-appear sa korte, di ka ka-permas mga pleading, but di matanggal sa Supreme Court ang imong legal knowledge kaya imong utok diha, imong kay balo sa balaon na gihapon na bisan pagtanggalon pa sa Supreme Court ang imong gitawag na imong gitawag na legal knowledge. Pero kanang disbarment perpetual ba gini nga pagkatanggal ni mong pag-abogado? You cannot be perpetually disqualified or disbarred. Kaya bisa pagpa-disbar ka karong adlawa, pagkaugma, pwede ka mo file of petition for readmission on special circumstances. But normally, after 5 years, pwede ka pwede mo file of readmission. Ah, okay. But kani, pwede ka mo file kung na yung mga special circumstances, pwede ka mo file of readmission. Readmission, no? Dabaton kagbalik sa bar.
Yes, yes. Ah, okay. Sa Supreme Court ka mapaila na. Oh, salamat kayo sa maong mga clarification, Attorney Mark Tolentino. Any update pa sa national? Ubay-ubay ng mga appointee, no, Attorney? Ah, yes, na yung mga development next week. Si Roque, sa may position ani? Si Roque, wa pa siya, wa pa under, i-consider pa siya, but wa pa siya final na position, but si Secretary Larga doon, ani final position, pero gihuwatan pa gini ang executive order, kay makuha niya ang maybe 4 or 5 departments, himoon into one, para downsizing sa mga departments, himoon into one, and siya ang head. Unsa kani nga mga department nga kuwaon ni attorney? Sa ako nabawaan, ang appeal ani ang NAPCI, National Anti-Poverty Commission. Yes. Ang urban poor. Mm-hmm. Maybe appeal sad ang NCIP, mm-hmm, ang women's, mga PWD, basta mga sa kato mga purely sa pagtabang sa mga marginalized, no? O sa mga marginalized mga organizations, diya mag-focus si Secretary Larga doon. Okay. Salamat sa maong pamahayag, Attorney Karong Buntaga. Dini na ta sa mga pangutana, Karong Buntaga, unsa na ning kaso nga gikonsideran nga balaod, Attorney, victimless crime? Victimless crime. Na yung mga crime na victimless, ito mga sige, tawag na mga violation. Mga violation sa traffic. Okay. O may biktima na. Wala yung biktima. Hindi mo lang gibayolita balaod. Pero hindi mo lang gibayolita. Bawal ka diya mo likod. Likod ka. Mm. Na makuha ka na kay violation sa traffic rules. But hindi mo pasabot na ay biktima. Except ko na kay naligsan. Walay offended party, no? Ikaw ra mismo. Oo. Ikaw ra mismo ang ni-violate sa balaod. Mga victimless na mga offense. Attorney, napo na yung kaso ang example, inahan o anak, doon na sila intimate relationship, romantic relationship. Nari, violation po na sa balaod? Adi, ang inana ng mga balaod ka sa mga Carmel, of course, that's unethical, immoral. Basta, I believe, wala na siya criminal case as long as, di ba na matawag na rape? As long as there is, they are in of legal age, di na matawag na rape, of course, na yung mga balaod bago sa Marmel na dili masupak ang balaod, but it's immoral. So sa resulte, not all law, not all legal are moral, and not all morals are illegal. Ah, okay. Hello, good morning. Hi, good morning, sir. Yes, sir, good morning. Doon na kay pangutana? Naot ako yung pangutana ng attorney. Go ahead, sir. Kanang naproban na mag-iit ka itong 1,000 na ni Kuanin Duterte sa pensyon? Napirmahan naman po, no? Increase? Kaya na si Duterte, hindi na presidente karon. Oh. So, ato presidente karon si Marcos naman, sir. Muragwa pa na, sir. Okay. Nagkwita mong ginamo sa YouTube sa balita nga napirmahan na karon din ni Tik. Sige, sir. Amo sa nang i-research, ha? Kaya murag bago ko kodungo ka na nga doon na increase sa pension. Pero murag, naalaman yun siguro na increase sa pension sa mga senior citizen na to. Ilabi na sa mga indigent. I-research na mo na, sir, ha? Ugdugang, para klaro nga itong tubag. Mangutanan, tanak ko, among balay, naigo manggod sa kabahinan sa akong auntie, igsuon sa akong mama, madali-dali ba niya papahawa kay pagbalay na mo ani, wala pa na nila na siak-siak, unya na nang headphone ko sa akong lula sa buhi pa. Basta sa masulti, basta yuta atong disgutan, di na pwede verbal-verbal lang, it should be in writing. Basta yuta, it must be in writing, it must be in public instrument, meaning it must be notarized. Basta bisa pag wala siak-siak na, of course, kaya mo, isama mo sa ebidensya, namoy katungod sa yuta. Okay? But kailangan, di na siya diretso ng katungod. Dapat maghimo mo ana og extra judicial settlement with extra judicial of the partition of the state. So, dapat inyong bahin-bahino ng mga yuta through an agreement sa mga pamilya, members of pamilya. Kung namoy, kung magsabot mo. Pero kung di mo magkasabot, adtong mo korte, anak mo na gitawag judicial settlement of state. Okay. Attorney, involved ko sa vehicular accident. Na ako sa lugar, ako mo oy na banggaan. Pero ako mahinoon ang murag at fault.
niya ang gamit sa abogado or sa judge nga nagpagawa sa desisyon, gamit niya ang doctrine of last clear chance. Pwede dahil tanaata sa insaktong lugar kita gyapon na mahimong sadaan? Muna iyang gusto siya clarification siguro, attorney? Ang ganang doctrine of last clear chance, abot pa sabot na, kung nakay, na ma-prove sa korte na nakay chance na mulikay, manuwa ka ni likay, you can be liable also. Ah, okay. Bisa pag nakay sa saktong lugar, attorney? Bisa ba nakay sa saktong lugar? For example, nakay sa saktong lugar lagi, mga itong isa, na, man, kuhan ka, sakto ka na nakay sa saktong lugar, pero napakay pag panahon na muliko, mulikay, manuwa ka ni likay, imo nung ibang kaagsabot. So buto sa bot, di ka mga gitawag na siya og willing victim. Willing victim. Willing victim ka. So you can still be liable, but of course kato ni bangga na sa liability. Dunay usa ka residente sa Samay Sibagat ni anhi sa atong sibianan attorney kay nagpatambag, no? Supposedly karon siya di na daw siya kabalik kay business trabaho. Siguro yan ang kabanay. Kini bang nagdalag kuhit, attorney? Kuhit ka ng pagkuhit siguro. Ang iyang kuhit ni Sanday sa high tension wire sa electric co-op patay, attorney. Ano ang kuhit? Kanang bitong murag kawayan nga dugho ni Mugmangga. Nguna na ba, attorney? Dugho. Kuhit. Oh. So nakurintihan. Kaya nasangyad sa high tension wire. Ang ilang pangutana, doon na ba kuno'y civil or criminal liability ang electric co-op, ang tag-iya sa wire, nga iya sa electric cooperative, Aselco man siguro na, Agusan Sur Electric Cooperative, nga namatay man ang maong biktima, attorney? Ano matay siya? Kaya yung ikuhit, but pasabot, murang gitawag doctrine of last year chance gyapon. Or gitawag na katong namatay na siya gitawag contributory negligence. Okay. Kaya yun naman, naiwire na, kabaw kang nagwire, kaya naman imong gikuhit, nakuwintihan ka. By accident. By accident. So, sabot, ikaw may dahilan, ganun, napakuwinti ka. So, as long as sakto ang pag katong wire na gitukod sa electric cooperative na sa saktong lugar, na ay saktong proper regulation sa gitawag na proper regulation siya sa kanang mga government agencies na katong pagtukod ang mga wire diha. So what's the liability katong nagkuhit-kuhit na nakuwentihan, siya pa'y liable noon kaya nung nakuwentihan siya. So munang gitawag negligence or by accident. So wala itulo bago ng co-op sa kuwente, attorney? Wala ito na bago, as long as ang kuwente or ang wire nasa saktong lugar o complied sila sa balaod. Oo. Pero obligasyon po sa electric co-op nga mahatag siguro financial nga kuan, no? Support gamay. O nang itawag na naslay moral voluntary obligation. Moral obligation, but was lay legal obligation. Ah, okay. Moral. Kung siya may depend siya kasama Ramil sa moral obligation o kanang legal obligation. Legal obligation, ang balaod nag-compel sa imuha na sundon ang balaod. Munang gitawag legal obligation. Ang moral obligation, wala ka gipugos sa balaod, but naa kay gitawag based on your conscience. Okay. Kung naa kay konsensya, based on your conscience, pwede ka mutabang at doon na kwentihan. Okay. Radyo Manamel, manguta na lang ko, naay ni sulong sa balay, nag-wild, tas nang haras. Karon maupay nag-file sa barangay, nagpasumon, kay magpabayad, baga igsuon na wala kabalo sa isyo, maoy nangusog daw. Siya mo'y nanulong, attorney? Adi, muna ito, ato bangas barangay, kaya ang kanang barangay mag-lupon na, kanang pasabot ng lupon, settlement. Kung gusto ka mag-settle, settle mo dito. Kung di, adi, ikaw saan, counter-charge ka at para sa kas barangay, kaya katong nisulong dito, ni Antos inyong balay, nag-trespassing, nag-harass dito, pailis ang kaso sa barangay, para ang purpose mo ng sa barangay is settlement. Kung masettle mo. Okay. Kung di masettle, the barangay will issue certificate to file action, then pwede mo mupay o kaso sa o criminal case dito sa piskalya. Dili na magpasettle, attorney? Adi, ayaw buksa. Kung di siya magpasettle, so be it. So let him file, so, no, kaso? Let him file a case. So the barangay will issue certificate to file action. Dito na mo maghusay sa piskalya. Kung may probable cause,
ipasa sa piskal dito sa korte. Oh, di ba, ingunani nga kaso sulong-sulong sa mga panimalay, di ba? Na ani mga kaso attorney, trespass to dwelling, trespass to domicile. Oh, siya, usay kalainan na na. Trespass to dwelling na siya, but masabot, trespass siya sa Osaka, panimalay. Mm-hmm. But there's no such thing as trespass to dwelling kung ni nagsinamok siya sa imong opisina. Okay. So, sa opisina, kay public place man na siya. Mm-hmm. But if it is a private place, nagsinamok ka, trespass to dwelling na. Mm-hmm. Wapay labot ng harassment, public scandal, depende sa sitwasyon na gibuhat at itong nagsinamok. Karang domicile. Trespass to dwelling, trespass to domicile. Mawra na siya kasama kami. Mawra. Kisa man ang... Balay. Ang otoridad pwede ma-trespass to dwelling? Kanang, ang authority, basta way mga warrant of arrest, sa sila liability anak sa Marmel, trespass to dwelling, o na isa ka criminal case anak sa Marmel na isuot siya sa balay na actually it's not trespass to dwelling because ang trespass to dwelling applies na siya sa mga private na mga tao na sinamok. Ah, okay. Na isa ka criminal case giya po, na trespass giya po by public officer. Oo. Kanang isuot sila diha na wasli mga warrant of arrest. So, trespass to domicile na? Oh, marilyan na siya sa Marmel, but it's a matter of term, but lahi ang criminal case sa civil, sa civilian na musuot sa usaka panimalay, lahi ang criminal case pag ang usaka public officer niadto sa panimalay na walay warrant o walay arrest, walay warrant, muna ilang liability. Lahi ilang criminal liability. Okay. Mangutan na ko, attorney, kung honorarium paid barangay worker, employee sa barangay, nga kung mo file COC sa barangay election, considered resign ba, attorney? Please, ayaw lang. More election-related niya, attorney. Ingon sa balaod ka sa Marmel, basta appointed ka, pag nag-file ka o certificate of candidacy, automatic ka resign. Pero kung elected ka, for example, barang city councilor ka sa Butuan, okay. City councilor ka karon, nidagan ka kapitan, dili ka automatic resign. Ah, okay. As long kay elected man ka. Pero kung appointed ka, for example, usa ka ka-empleyado sa City Hall, gusto ka mudagan o barangay kagawad, pag file ka, automatic resign ka kay appointed man ka. Ah, okay. Pero incumbent, no need to resign, no? Incumbent. Incumbent, as long as you are elected. So, okay. Dili issue ang incumbent or not incumbent. Ang issue na, ang imong gawida na posisyon, appointed ba or elected? Pag elected, dili ka automatic resign. Pero kung appointed, automatic resign. Okay. Good morning, attorney. Mangutana ko ni mo, bahin ni sa amahan sa akong anak. For almost 23 years, wag ni siya kahatag sustento sa iyang anak. Pero, di may kasado. Kay wa naman siya nagpakita nako sa nanganak nako. Ako pangutana, makapangayo ba siya, makapangayo ba ko sa iya maski ginagmay lang para sa kalipay siyang anak? Nakitaan man ako siya amahan attorney og one time nakigistorya mi. Yango-yango lang siya. Muhatag daw siya. Mao nga pwede ba nga muhangyo ko niya? Magmuduol yung anak, duhulan niya baski ginagmay lang? Okay. Dili na hangyo na obligasyon na niya. Basta nakay proof na siyang amahan. Basing di siyang amahan. Imo na ng story na amahan siya. Na yung mga uban mga babae ka sa Marmel na pangkunon ka bisag dili ka amahan para mga kwarta lang. Na yung mga inana. So, mo nang ang iingos palaod karon, dili lang tungod kay mayon ang babae na ikaw amahan na ane. Okay. Marmel Bangis, ikaw amahan na ane. Suporta rin eh. O sa proof niya na siya amahan, dapat na ay proof na siya amahan. Number one, sa birth certificate, di perma ang amahan sa birth certificate. Kasado mo, kaya na may presumption na si amahan kung kasado mo. Or ikatulo, bisagwa ni perma, na iyang acknowledgement, sa affidavit of acknowledgement, na yung mga any other documents na to prove na iyag yung yaktal sa iyang anak. Kaya kung wala na, DNA ang mahitabo. Dapat na DNA. Kay money first requirement, dapat na legal basis ang amahan before siya mo suporta sa bata. Okay. Assuming na illegal basis, mo ang iyang buhaton is kung gayag o yun, di mo suporta, pwede nagpawsi economic abuse for failure to give support sa ilang mga anak. Okay. Sir, manguta na lang ko, sako 13,000 o dain ang utang sa ako 30,000 o grocery. 2 years na wala makabayad. Naan na may sabot sa birthday about sa payment pero wala niya tumana.
akong question, unsa angay nako buhaton nga mapuwersa nako siya pagpanukot? Sige na siya saad-saad. Grocery ang nautang, attorney. Worth 13,000. Yeah. Dako sad. First, ato sa ka sa barangay, kamarama na, barangay din na, kaya kung isa mo ka barangay, kung lagyo mo, di mo para barangay, pwede mo, ano, small claim mo na siya, ato ka sa, himo sa kang demand letter, to remind him na nasa yung utang, pag kumaghimo sa demand letter, ato ka sa, mag-file ka small claim. Small claim, sa regional, sa clerk of court, clerk of court sa MTC Desbutuan, ato ka dito, at lang kang form, file ka o small claim. Okay. Good morning, attorney. Mangutana tana ko na ami katapad nagtanom og kawayan sulod man sa amo. Iya pa bagyapon ni nilapas man sa amo. Ako rea pa sa inyo ang iwas siya na tanggalon na kay nilapas sa inyo. Kung di niya tanggalon putla kay nilapas man sa inyo. Okay. So ikaw attorney, panalitan na naay nagsikbit imo nagtanom, iyong sa sanga ang sanga sa imong compound. Or kural. Kaya sa di mo ang tagiya, yung silingan, di pa may samok. Ah, lagi no? Sure, nasa na, putla na. Kung gaya ko, kung pwede, negotiation, mas barangay. Pero kung gaya ko, putla na. Anyway, imaw ng balay. Sa putlo, ang sanga or ang tagiya putlan? Ang sanga. Delikado. Ill-advise na to ni mga tao. Basing putlag liyo, ginoon na. Delikado. About sa yuta, dugay na ni nga yuta gihatag sa gobyerno 1990 hangtod karon imbis kay gihikay namatay na lang duha ka igsuon wala gihapon na human kay sige saad ra ang DNR unya naanay nagsinamok. Okay, attorney daw yuta, dugay na ni nga yuta gihatag sa gobyerno 1990 hangtod karon imbis kay gihikay na daw ang mga papel. Namatay na lang tong duha ka igsuon, wala na gihapon na human og hikay ang papel sa DNR karon na nagsinamok. Di follow up na ninyo kung sakto ba paghatag basi nabay sa kung dokumento. Adto mas DNR kung gihatag na sa inyo sa DNR, sa government through DNR, adto gid ninyo i-follow up. So kung namatay na magdala mo death certificate para kung pwede i-transfer na lang diretso sa ilang mga sa ebidensya. Okay. Attorney, no, dunay usa ka kaso dinhi sa Butuan. Miaging adlaw lang, no? Dunay ongoing repair, road repair ang DPWH. Naa sila ay kanal nga gi-repair unya ang dagko nila nga mga imburnal naara pud nagpasad sa kalsada. Dunay mga signage nga ilang gibutang nga naay bangag diha pero di daw kayo makita og magabii. Kulang sa suga or mga reflectorize nga mga gamit. Dunay magtiayo nagangkasay nabangga sa barikada sa maong project sa DPWH attorney. Namatay gid in town kay ang asawa na paslak man sa imbornal nga naa naka-occupy sa portion sa kalsada attorney. Duna bay liability ang DPWH sa kamatayon sa maong ginang. Ang katong pagkuan ka sa mga mail katong pag sa construction na ba ni contractor? DPWH maintenance ang katrabaho. So nay liability na sila. Nay liability ang mga empleyado sa DPWH. Okay. Apil ana ang ilang regional director nay liability. So you can file a case ana sa ombudsman for neglect of duty. Kay ilan ang kay first kanong appeal man na ilang mga official kay command responsibility man nila. Nang ilang pasagdan ng ilang mga empleyado diha na reckless way sakto na way sakto na mga signage. So na liability ang mga ang RDT diha sa Butuan o sa Caraga, district engineer ang mga district engineer o kato mga empleyado sa nga nagtrabaho. Pero subject to the condition na kato na nadisgrasya, di sa sila negligent. Kaya kung negligent, mostly makalusot yung mga empleyado sa DPWH. Napakusog og dagan, wa takabaw, kasi kubog, we do not know. Sa barang kasuhon. So, atong kasuhon na para maklaro. Pero kung ang pakutana ni mo, naabay liability, we do not know. Pero kung ang pakutana ni mo, naabay possibly. Liability. Possibly ba na liable ang DPWS? Yes. Possibly liable ang kato mga empleyado, labi na ang ilang head diya sa Caraga or diya sa district, na ay possibly na liability. Ilabi na tong foreman, no? Foreman sa construction. Safety foreman officer. Foreman na liability. Katong na ay
command responsibility na sa liability. Okay. Hello, good morning. Hello, good morning, sir. Yes, ma'am. Good morning. Naunta ko ipangutana ni attorney. Mm-hmm. Kanang bahay na ng kuan ba, gisingitan ko sa among silingan nga saba daw ko nag-disturbo. Oh. Nga saba raman ko sa akong anak. Ay, sikit. Gisingitan ko nga disturbo daw. Sikit magbalay? Oo. Kanang mag-abot na yung bumbong, no? Dili po tayo, pero daul-daul na kayo, sir. May kaya kasing gito nga, ay sige kagulo niya, kasaba ba, anak? Di kayo nga saba na magkukusang kong anak, kasing gito naman kung mag-disturbo daw ko. Okay, so ang pangutana? Ah, ang pangutana niyo. Unsawan, paghinom niyo. Unsa yung pangutana, ma'am? Akong pangutana, sir nga, sa may kuan anak, sir nga, ako po, maka-disturba ba yun ng kuan? Oh, nuisance or public? Kung nasaba naman ko sa akong anak, ay, ma'am. Ay, okay. Ato, silingan naman mo. At tubos barangay, maghusay mo dito sa barangay. Maybe sa buton, may trabaho sa kapitan, kung saan yung maghusay niyong duha, pwede ikaw na pag kinahinig, taba niya, na labi na gabi na, na nangatog ng mga tao, kung man, mas maayo, kung mga saba ka, in a proper way, na kamura diha, di ba ka-disturbo sa iyong silingan, maybe, trabaho na sa barangay, na isettle mo dito. Muna, higing ko na turnay, ganyan mga problema ba? Sanga, mga iro naggawas, mga, sabay mga problema silingan, ay panood yun nga, good fence makes good neighbor. Di ba, attorney? Oo, sakto na. So, kanina may ilan na kaso, huwag inatabaw sa kapitan ka sa Maramel. Mm-hmm. Kabaw sa kapitan, kabaw sa lupon. So, ayaw mo ka ito, abogado. Kaya mo ito, abogado, ana, ala. Dugay mahusay. Ay, lagi kaso, di mahusay na, nakagasto pa mo. Mas may pa ito, mas parang guys, mas mahusay pa na. Okay. Hello, good morning. Hello, may buntag si Ramel. Go ahead, ma'am. Ang ganyan ang ganyan mo pa nga gihingon sa tax. Naanay gid donation nga gidonation sa ilang aman. Okay. Unya karon kay ang engineer dili man kaayo mo paluap. Hantod nga ang mga barangay official ni adto didto sa mga anak. Niingon nga ilang pabayaran og tag 10,000 kada lote kay wala sila nakat. Ang katong namatay nga duha, maura pa yung nakapirma. O niya, ang uban niya mga anak, wala nakapirma. Maoy mo, kuan ka na mo, lawi. Pero naanay did of donation para sa barangay. Mm-hmm. Attorney? So, kung naanay did of donation, ang katong did of donation, nakanotaryo ba to? Mm-hmm. Ikaduha, ang deed of donation, naka-register na ba ito? Mm-hmm. Naka-register, ibot pa sa bot, na-register diba na siya sa Registry of Deeds mm-hmm. para matransfer ang titulo. Or wa, mm-hmm. kung na-nay deed of donation, hindi na siya mabawi. Okay. Bisa pag namatay na ito, nag-donate. Naabay, notarize ba ang deed of donations, madam? Oy, naputol. Pag, attorney, no, election-related nga pangutana, pag... Example, city councilor, mudagan pagkakapitan, need ba niya mag-resign o dili na? Dili siya mag-resign. Ah, okay, dili siya mag-resign. Kung mudaog siya pagkakapitan, automatic resign siya pagkakonsyal. Uh-huh. Pili siya, or ano siya pagkakapitan siya. Kung uh-huh. pilde siya, pagkakonsyal, pagkakapitan, balik siya pagkakonsyal. Ah, okay. Okay, dahil kayo, no? Pag mapilde, balik pagkakonsyal. Basin yung mga kunsihal, esbutuan na gusto mo na kapitan. Naminaw gani ron? Naminaw. Ngutan na siya? Na? Gitsa ba na? Pwede ba ni i-mention kunsihal? si kunsihal Vincent Rizal Rosario. Regard siya sa imo attorney. Regard siya sa imo attorney. Oh. Si kunsihal Vincent Rosario. Minaw siya karon. Just in case daw, umragan siya pagkakapitan sa Libertad. Need ba niya mag-resign as city councilor? Hindi siya resign. Dili siya mag-resign. Di siya dagan siya pagkansyal o pagkapitan kung maswertihan siya, kapitan siya sa Libertad. Kung hindi siya maswertihan pagkapitan, balik siya. Balik siya pagka. Okay, na pa man remaining term, no? 1 year siguro sa pagkakonsyal. Para wala yung... Pagod siya ang senador ka sa Marmel, mga senador na nidagan pagka-presidente, napildi pagka-presidente, balik pagka-senador. So naanin sa Omnibus Election Code, attorney? Nala siya. So ang wisdom sa balaod ani para di ma-paralyze ang council. No? Di ma-paralyze o
elected ba sila? Continuous. So, disad makatumadaot tong pagsalig sa mga katawan sila. Okay. Mo nang no need to resign. Pero, kining balaura, posibleng mausab, no? Nga, Ay, no, balaura. Wa may final na balaura ka sa Marvin. Mag-usab-usab yun. Pwede mo na mag-usab. Depende mo na sa nakikipos balaon. Okay. Depende sa prinsipyos balaon. But ang prinsipyos balaon ka sa Marmel, intact na nakikita siya Fermi. Okay. Good morning. Naay portion sa looting na nasulod sa Saro, sa Barangay Road. Pwede ba ibaligya sa tag-iya nga gisurvey naman sa City Engineering niya gi-confirm nga nasulod sa road right of way? Karon iyang ibaligya, pwede ba na? Una, road right of way na ka sa Marmel. So, muna gitawag negotiated sale. Negotiated. So, operan ka na sa DPWH na muna iyong presyo. Kung masugot ka, bayadan ka. Pero of course, expect na hindi ka na takong presyo. Barato kayo na, muna nagdala pangayo. Okay. Pero kung hindi ka masagot, ang buhato sa DPWH, they will file expropriation proceedings sa imuha. So, at dos korte. So, dos korte, negosyasyon na sad kung saan niyo pag-negosye o pilay presyo na inyong gusto dawaton. So, buto sa bot, di igid ka kabaliban. Okay. Basta gobyerno na makuha as long as it is for public use, but there must be payment of just compensation. Okay. Attorney, pila magyudi ay from sa Karsada, pila man kamitros di ay ang makonsider ana nga road right of way? Ang road right of way, maybe kung auna sa ang Karsada ka sa Marmel, depende na nanay di ko kasulti na ka sa Marmel kay nanay computation depende sa barangay road, provincial road, city road, kanang sa tawag na kani national road. So nanay computation na pila makatubag na engineer. Ah, so okay. Engineer. Makita na nimo diha na daggo gidag mga red right of way basta mga national roads compared sa mga barangay roads. Si Richard Fajardo, igon siya, sumpay ni sa pangutana, attorney, sa konsyal nga dili mag-resign. If ever daw makadaog, ang nabakante, mu-apply ba ang law of succession? Kay ba gusto ba gani? Muro na-explain na mo ni attorney. Oo. Example, ito si Satu na kapitan, ang konsyal? Rosario? Oo. Ikapila mo siya na konsyal? Number 4 or... Example, number 4 siya. So mawa siya pagka number 4 kay magkonsel magkapitan naman siya sa Libertad. So dai mabakante usa. Kuwato. Libre ni na promotion siya pero sige lang. okay, sample. Siya. So ang number 5 mahimog number 4. Ang number 6 mahimog number 5. Di pa pila ang konsel sa buto na po man tanan, di ba? Napulo, Ang number 10 mahimog number 9. So dai bakante usa. So dai bakante ang number 10 mahimog bakante. Di ba? Ang bakante, but pasabot, depende sa sa iyang political party ni Consial. Sa course of the succession. Okay. So, ang political party ni Rosario, example, yung political lakas, party... Lakas. So, dapat, ang ma-appoint sa number 10, lakas gihapon. Ah, okay. Pero dili itong nagsunod sa iya last election, nga wa na proklama kay... Oh, kito example number 11. Oh, dili to. Number 11 dili dito ba? Based na sa political party. Kaya ang law of succession, it only applies to incumbent officials. Oh, yes, incumbent officials. Oh. Example, na bakante ang vice mayor. Bakante lang ha. Okay. So, ang number 1 konsyal, may mag vice mayor. Number 1, may mag vice mayor. Oh. Oh, pagkumana sa kada number 2 may mug number 1 ang number 3 may mug number 2 bakante ang number 10 bakante number 10 depende kung unsay ilang political party katong cause of the succession. Example, ang political party sa number 1 konsyal kay nahimo man siya vice mayor lakas. So dapat ang number 10 lakas ang iya when so endorsed na siya sa lakas political party. Oh, so dili katong number 11 last election dili ba kay ngon ako'y puli kay law of succession dili pwede. Pwede kung kapartido. Kung balimbing siya. So siya pagka example, lakas. Endorse siya lakas. Pag human, i-appoint siya sa Presidente sa Pilipinas. Pero dili automatic nga mo succeed siya sa vacancy. Dili. Okay. Dapat endorse siya sa political party of the cost of the vacancy. Okay. Sa dugang pangpangutana din he, text attorney. Good day attorney, ang asawa
Sa akong higala, nakigbulag niya 6 years ago. Gibili niya sa bana ang iyang anak. Pwede ba po siya mangayo og financial support para sa bata? Ang iya asawa nagtrabaho sa laing dapit. Kasado sila. Daghang salamat, Ingos Balaod. Ingos Balaod ka sa Maramel. Ang asawa or ang bana na nilayas sa ilang conjugal dwelling, but pasabot, iya nang giwave ang iyang katungod na tagag-suporta. Ah, okay, no? Kumulayas. Kumulayas, na walay dahilan. Okay. Layas ka diha. So, wa na kay katungod na tagag-suporta kay nilayas man ka, na walay dahilan. Mm-hmm. So, mao na ang kuan. Akong pangutana, naami balance sa ospital, naami gikulateral kadabuan nga date data, me. Ingon ang taga-ospital, mag-interest daw ang among balance. Tama ba na, attorney? Ay, certain penalty tayo na ka sa Marmel. Pwede sila agreement na, but this is super kada kong penalty. Mm-hmm. Kaya Marmel, nangutang ka na. Nangutang ka na sa kuan, na nangitawag promissory note. Okay. Ang Ingos Balaod, dali pwede na episode, example, di ka kabaya, di ka kagawa sa ospital. Yan ang gusto ko! Oo. Bawal na, example, sa Surgas Hospital, di kakabayad, di ka pagkauson. Pagkauson, di ka pagkauson, di kakabayad, permanent promissory note, manali certain penalty, tingali, na certain interest. Okay. May buntag, attorney, kinsay doula na to, asa ta mo sumbong kung opisyal sa barangay, gabinuang, himabay daw, attorney. Okay. Himabay, chicks. It's a man, mahibabay. It's a man. Okay man kung mahibabay siya, kung ulitaw siya. Ah, okay lang, no? Diba? Oo, ulitaw. Oh, bisa pag minyo siya, ang reklamo, ang legal wife ra. Ang legal wife? Legal wife, ang naikatuhod mo reklamo sa iyang pagkababaero sa kanang itawag. Pero mga concerned citizen, Kapitan Himabay. Concerned citizen, ano sa may labot ninyo kung bigaon yung kapitan? Bitaw, no? Diba? Except kung makaepekto sa iyang panerbisyo pagkakapitan. Example, sa Kenans Barangay, Kargahag Chicks. Dagan kayo. Gigamit na. Mga Tug Beach. Gigamit na ang plaka, buwa ang plaka. Oh, oh. Pag human, nag-dog chicks, gida o botel, desbutuan niya. Sorry ba? Biglang liko ba? Oh. Manay buwa na plaka. Lahay na. Violation na. Pwede ka mo file sa DLG. Reklamo ka sa DLG. Pwede ka mo reklamo sa Ombudsman. Pwede siya ka mo reklamo sa sangguniang panglungsod. Sangguni ang panglungsod na asli administrative power to suspend a barangay official. Betrayal of public trust na, no? Gobyerno sa kinang gamitin mo pang chicks. Kana pong barangay hall, aircon kayo, dalag babae dito. Dito Wala yung nalaki gamit. Ang barangay hall, ang tagiya na katauhan, himog butel. Gihimo ni mong butel. Gihimo ni mong ihawan. Oh, islauter. Islauter house na barangay hall. Na aircon gasto bayad sa aniko ang barangay ani bayad manibutang ani mo diha gihimo ni mo gihawan ang barangay hall dahil na istorya nalingaw si Richard Naminaw pag ingon attorney unsay labot og bigaon ang inyong kapitan. Oo bitaw sa labot inyo. Oo, iya man ang right as a bilang isa ka tawo. As long as di niya gamiton ang iyang gahom, iyang ang kwarta sa gobyerno, ang resources sa gobyerno sa iyang pamiga. Gawas og kontrata pa project sa barangay, perting mang kickback kay naay babae kada. Violation na. Basta lain na sa iya. Mhm. Ilabi na mo gamit ang resources, facilidad sa gobyerno para sa imong pagkahibabae. Gamit kag resources sa gobyerno. Barangay na sa Kinan, imong gigamit at tumog butel. Barangay na sa Kinan, imong gigamit at tumog mga beach sa laglaag bisag asa at tumog isang lugar. Wala na nasa reya kay gasolinahan, gas barangay. Date mo, gas barangay. Lahat na nasa reya. Mga bossa na grab and corruption na. Pero kung private naman na sa Kinan, yung gigamit, di man panahon sa ting trabaho. Wala problema. Kaya siya yung uyab, wala yung problema. Wala problema, no? Yung uyab, wala problema. Personal na yung pagpamiga, diya. Oo. Ilang masakop sa asawa. Oo. Di ilang masakop sa asawa. Ang asawa, ang naikatungod lang mo reklamo. Ang asawa. Because ang kaning gitawag o kanang mga adultery, concubinates, those are private crimes pangod ka sa mga private crime. So only the offended party can file a case. Kaning gitawag na bawsi, isa public crime, pwede mo file ang lain na tao sa dili asawa. Mm-hmm. Basta
naay affidavit na gi-issue ang legal na asawa. Okay. Attorney, kailangan ba mag-resign mi diretso sa lupon or purok president before mi mag-file og candidacy sa pagkakagawad? Mga lupon member sila. Automatic resign mo? Automatic resign. Automatic resign. Automatic resign, no? Basta dili elected. Bibo na yung barangay election na kahapit o patapunong kabuwan. Oo, napresaan pa yun. Lima kabuk managag kapitan. Puro ra team sa admin. Daripod sa GP Rizal, puro ra admin, unay-unay. Bibo na eh. Sigado wala na inyong kapitan, kumamiga man, din igamiton ang kwartas gobyerno. May iyang resources. Iyang resources yung gamiton. Sa pagbiga-biga sa panuhak. Mamiga kaning langgam, attorney. Tawa na ba'y dili? Oo. Birig ba kaning manok, attorney? Oo. Kusog mga mo birig ang manok, tawa pa baka, no? Oo. Di ba? Ang katawa na kay isa ka barangay official, namiga. Namiga, oo. Oh. Soon sila sa abogado, nga kalma kayo. Di man. Ang abogado, dulunan magod kay... Di man. Lawyers are good lovers. Ah, okay. Murag media po dato ni. Murag media ba duulo nun? Media may ang media magod hide king baba. Oh, duulo nun og mga senior citizen. Pero lawyer kaya kasama ng Ramil kanang sakyanan maligo og dagat tapos kargahan og kinumpra sa personal. Okay ba na? Personal bawal ato ni no? Kung personal. Bawal na kay basta puwa ang plaka magod. Mm. So diya for official use only. Okay. So dili pwede na gamito ng puwang plaka mag-shopping mo sa Resano, SM, kargahan pamilya. Pamilya, banag grocery, taon sini, alay na nesto ya, dili na for official use only. Pero sa kanan sa gobyerno, example Capitolio City Hall, ihatod og hatod bata eskwelahan attorney. Okay ra na? Di na pwede sa mga Ramil. Actually, di na pwede. For official use only magad. Ah, for example, gamiton ang sakinan, puwa ang plaka. Mm. Nalay meeting dito sa kapihan diya sa SM. Nag-meeting. Okay. Oh. Kay for purposes sa mga projects sa barangay. Official. Di problema, okay na. Official. Pero, gigamit ni mo ng sakinan ni mo at tokas SM, pero makig-date kasi mong uya, balay na yung storyahan. Oh. Hatod asawa sa opisina ito ni. Hatod asawa sa opisina. Ah, di na pwede. Bisa pag legal pa na asawa, di na pwede. Kaya for official use only, di pwede gamito ng puwang plaka, ihatod ang asawa sa opisina, ihatod sa mall, kay for official use only. Oo. So, bawal. Ang check sa kapitan, sekretary, bawal kayo? Ang kung ana lagi, sama siyang resulte, as long as dili na sila makapiktos lang ilang panabaho diha, way problema na. Basta di lang makapiktos sa serbisyo publiko. Mangutan ako kung tampuhay 21,000 ako principal, penalty pagyod, makasukot pa ba sila sa interest, attorney? Utang ni? Utang? Utang mo sa Marmel, depende sa inyong kasabutan pilay interest. Kaya kung way sakto inyong kasabutan, we follow the legal interest, that is 6% per annum. Okay. Caller, last. Good morning. Hello, good morning. Good morning. Attorney Mark Tolentino and Regimen Ramil. Go ahead, ma'am. Mangutana lang ko, makaki-advise ko kang Attorney Mark Tolentino. Bahin sa among yuta, 456 square meter na anay balay ana. Then kabili na sa among papa. Then himo nang dalaya, wala na ang among mama. Ang resulta na. Kauban sa akong papa sa pagpuyo ana ang among igsuon nga babae. Okay. Pagkamatay sa among papa attorney, ang akong isa kaigsuon nga nitabang ubas so anang balaya, mao'y nagreklamo sa ako, isip ako ang kinamagulangan nga ilang igsuon. Niduol siya sa ako, nagtayo, ingon siya nga gusto niya nga ibaligya na lang ang maong balay. Nag-ana po, sige, patawag na ko ang atong mga igsuon para sa buta na to. So, dili mo sugot ang isa na mo kaigsuon diin, mao siya ang nagpuyuan ng balaya. Okay. Ano na ito, so, ipatawag na mo sa barangay. Dili ko gusto og samo,
nila mga isuon. So nag-abot mig barangay para nga maistorya na mo. Dito may lima nag-istorya sa barangay. Karon ang istorya sa akong isuon, dilit yung kuno siya musugot na ibaligya ng balaya. Kay asa naman daw siya mo puyo. Oh, dilit daw musugot nga ibaligya. Oh, kay asa daw siya mo puyo. So giingnan na po siya, isip ako ang magulan. Akong giingnan. Human na baligya ang balay, himuan pa o balay. Magpalita o... Okay. Pangutana, ma'am. Pangutana, ma'am. Pangutana. Oh, ang pangutana na po, attorney. Agyan ko naman na niya. O naanaw na iyang mga kasulatan na gipakita karon bag o gikan sa abogado. Nga. Na ang katunga daw anang balay, siya daw ang nagasto o niya ang katunga kang papa. Onya gi-donate na daw ni Papa. Sige, sige, sige. Tubago na ni attorney, ma'am. Tubago na ni attorney. Sige, attorney. Tanan mo mga isuon, maghimo mo extra judicial settlement. Buot pa sa buot, magsabot mo tanan. Para permahan ninyo, na kung asa na ihatag ng yuta o kanang balay, ihatag si isang isuon, mahala si ana. Kung na mo ilain property, wala si labot. Muna kitawag extra judicial settlement. Kaya na kung makasabot mo. Okay. Kung hindi mo makasabot, ato kas korte. Muna kitawag judicial settlement of estate. Okay. Muna yung procedure na buhato rin to, o the court will decide based sa mga ebidensya o based sa mga argumento ninyo. Pero kana, madugay, gina siya, kaya mo agad mag-korte. Pero kung magsabot-sabot mo, isip magsoon, magperma lang mo o extra judicial settlement. Pero di yun magkasabot sa extra judicial, korte na mag-decide. Korte na mag-decide. So, kato si Kohler na to, kung agrabyado, ma-file siya kaso sa korte. Oh, file siya kaso sa korte, o manbayad siya kabugado, o manay filing fee, depende sa value sa iyong mga properties. So, dito na niya ipresenta iyong mga ebidensya sa korte. Ah. So, mga to, ma'am, no? Kung agrabyado yun ka, ma'am, di ba makasinabot, dangop sa korte, ma'am, para questionon ang desisyon sa imong igsoon, nga miingon, siya naggasto sa balay, manang iya ng katunga. Guban pang mga pagsupak nimo sa... pahayag sa imong igsoon. Attorney, wa na tay oras sa straight to the point kini ang balaod, Attorney Mark. Eh salamat ka sa Mermaid ug atong mga suking tigpaminaw sa RMNDX BC Butuan. Kini inyong ubos na higala si Kuya Mark Tolentino. For more legal advice, please call me sa mobile number nato sa 0917-329-5353, 0968-881-1912. Or you can follow me sa Facebook page nato sa facebook.com/MarkTolentinoLaw, youtube.com/MarkTolentinoLawBlog, or sa TikTok, pitalan ko, Kuya Mark Tolentino. Straight to the point. Daga salamat si Attorney Mark Tolentino sa kini ang balaod sa RMNDX BC Butuan sa programang Straight to the Point.